Paano niyo po nasabi na ito pong inyong kinakasama, si Ma'am Emily, ay responsable? Kahapon po kasi, inihiram niya yung punso ko. May lagnat po yung bata galing sa sakit. Ayoko naman po ilabas kasi baka mabinat kasi may iniingatan ko po. Siyempre may COVID po tayo ngayon. Tapos doon ko na po nakausap yung panganay ko na naglabas ng sama ng loob kasi tinuruan niya po yung bata na magalit sa akin. Ano po gusto niyo mangyari, Sir Ruel? Gusto ko pong panagutan niya yung ginagawa niya sa anak ko kasi binubugbog niya yung anak ko eh. Hindi po tama yung pagpapalaki niya sa mga bata. Yung punso ko po kasi hindi niya po naalagaan yung kahit kailan. Iniwan niya po sa akin yung isang buwan pa lang. Ako po tama yung nanay at tatay ng bata. Hindi po totoo. Kahapon po, nung nandoon yung anak kong panganay, ang ginawa niya po, ipinagalitan niya, sinatanong niya na tinuturuan na ganito, ganito sabihin, tapos ibibigin niya. Anong intention na po dun, sir, para gamitin po sa akin ngayon? Payag ba kayo na ipapa-assess po namin yung mga bata sa DSWD para magkaalamanan kung sino sa inyo nagsabi ng totoo? Opo, pwede naman po yun. Gusto ko po yan para lumabas po yung totoo. Well, ano po ba ang nais nyo pong mangyari dito po sa issue para po sa mga anak po ninyo? Ayusin na lang para wala nang problema. Para wala na maging kampante na lahat. Parang wala na rin samaan ng loob para sa mga bata na lang. Siyempre, tatay din ako. Nanay siya. Pwede naman kami magtulong na lang. Willing din po kayong sumuporta at magsustento sa mga bata, sir? Wala naman po problema rin. Nagkaroon na rin po ba ng assessment? Ano po ang balita? Kahapon nakausap namin yung bunso at tinanong ko nga fortunately ayaw niya nga sa daddy daw niya, sa mami na lang daw niya, siya kasama yung kapatid niyang panganay. Bakit po nabanggit nung bunso na ayaw niya kay daddy? Sabi, pinapalo daw siya ni daddy. Yun yung sinabi ng bata, ng hanger. Maliban po doon, ano pa po yung nabanggit ng bata maliban sa pinapalo? Ano pa po? Lasing daw lagi si daddy. Tapos si sinasama nga raw sa inuman, ganun. Ang bata po ay ilang taon po itong na-interview nyo? Si taong gulang. 5 years old lang. Sir, may reaction po ba tayo doon sa naging assessment or interview ni ma'am doon sa bata bago po tanungin si Ma'am Emily? Hindi isa bilang nakasama ko yung bata, hindi sasabihin ng bata na walang turo. Kaya nga gusto ko, makita ko yung bata. Makita niya ako. Para malabas ang bata yung gusto niya sabihin. Para lumabas yung totoo. Totoo ba na hindi niyo pinapalo, sir? Napapalo ko yung bata. Papapalo ko yun, siyempre. Palong magulang. May katigasan noon. Pero yung bugbog na ano, hindi. Sa akin, gusto ko kasi maging maayos yung pangalan ko. Kasi ang laking damage sa akin eh. Halos wala naman katotohanan na iniwan ko sa kanya yung bata ng 1 month. Halos 6 months, marami akong pictures. Tapos yun, pauwi ako ng Japan. Tapos eto si talaga nasa amin naman. Tapos yung reklamo niya na binubugbog or sinasaktan ko yung mga bata, DSWD na nagtanong sa anak ko. Kaya, ayun, nagsalita naman yung DSWD. Gusto ko, ayusin niya yung pangalan ko. Linisin niya yung pangalan ko na hindi ako ganung klaseng tao. Yun lang, para maging maayos lahat. Gusto ko magkaroon ng mag-public apology siya kung pwede, para maging maayos talaga. Kasi wala naman kami kinalaman, hindi naman kami magkaaway actually. Kaya yung mga paggamit sa media, wala namang problema yun. Kumbaga nag-ipon siya ng may galit sa akin, na which is para mapag-usapan lang yung name niya, kung may gagawin man siyang vlog. Ayun nga eh. Ang dami-dami kong pwedeng lapitan. Kiso ng apelido. Kahit nga kiso eh. Alam mo namang hindi makikinig si Sir Rabia Tulpo kahit anong apelido meron ka. Kung totoo yung sinasabi mo. Hindi ko kailangan gamitin yung programa na to. Kaya nga wala naman katotohanan. Napatunayan na yung tungkol sa mga bata. Kasi nagsabi mo magbablog ako. Nang surprise yung DSWD nung Wednesday, hindi namin alam. Ako nasa labas, ini-interview nila si oh, nagsalita mismo yung alaga niya mismo na ayaw sumama sa kanya. Hindi. Ma'am, ano ho yung sinabi nung bata? Mo bata. Ang ano ko lang nga, kasi nung nag-interview ako sa lola, from 3 months old up to 5 years old, nag-stay siya kaysa yung sa daddy niya. How come na ganun yung ano ng bata? Hindi ko rin naanaas. Kasi hindi man yung isang punta lang sa bata. Continuous kasi yung process. Kaya lang, yun ang sinagot ng bata. Yung unang tanong namin. Eh, yun yung nire-relay ko ngayon. Anong pwedeng gawin nila para na lang po sa mga bata, aside sa gustong mangyari ni ma'am at ni sir? Ako, ang para sa akin, yung safety ng bata at saka yung para sa ikabubuti nila, mag-usap na lang sila. Kung dati, sabi kasi ni nanay, dati raw maayos sila, wala naman nahihiram, naghihiraman sila sa bata, walang problema. Pareho naman kayong kung biological
parents kayo ng mga bata, bigyan nyo ng chance yung isa't isa na kung gusto mo visitation right sa kanya or pwede niyang hiramin, matulog sa kanya. Ganun, pag-usapan nyo na lang po. Tsaka po sana, kunyari na si yung dalawang bata na kay Ruel, huwag nyong sasabihan ng hindi maganda against sa mother niya. At ikaw rin, pag nasa iyo, huwag kang magsasalitan against sa father niya. Kasi nakukurap yung mind ng bata eh. Nalilito sila. May nabanggit si ma'am, gusto niya daw sanang malinis yung paratang sir or kung ano man po yan. Meron po ba kayong gusto sabihin? Siya naman yung gagawa rin nun eh, para maging malinis yung pangalan niya. Parang, alam mo sa sarili mo yun, parang, di ba? Ba't magpa-public apology ako? Ba't ako magpapatulpo para ilaglag ko yung sarili ko? Di ba? Ano to? Eto, mapapanood yan eh. Makikita naman, kung makipag-ayos ka, kung iisipin para sa bata, ano makikita na, magiging malinis yung pangalan mo. Eh, na yung sinasabi ko sa'yo eh. Labo eh. Kasi alam niyo nagpatulpo siya ng walang dahilan, 'di ba? Nahusgahan ako ng tao dahil sinabi niya na nananakit ako ng bata. Ilang milyon nang nagba sa akin. Ilun pa lang maling-mali na siya. Una niyan dapat binaranggay niya muna kami kung talaga may concern siya sa bata. Sana hindi niya pinablik yung buhay ng mga anak ko. May pag-iyak pa siyang nalalaman. Eh, hindi pa naman siya sure kung sinaktan or hindi. Hindi niya ako na-inform eh. Talaga bang hindi niyo po sinasaktan, hindi naman po na brainwash itong mga bata, wala po? Walang ganun. Gano'n na ba katagal itong mga bata sa inyo, ma'am? Eto, since birth na sa amin yan. Then, nag-Japan ako, every 2 months, umuwi ako, nandiyan ang passport ko. Nagtrabaho ako sa Japan para pag-aral siya sa magandang school. Hindi ko naman kailangan mag-inform sa i-inform siya kung umuwi ako, ganyan. Since birth na kay sir siya hanggang nung 5 years old siya, bakit po kaya biglang nasabi nung bata na ganun, ayaw niya kay papa niya, eh kung lumaki pala siya kay papa niya? Ayun, kasi nga, yung nakitang katulad niya yung mga reklamo ng anak ko na pag umiinom nga daw siya, iniiwan doon sa mga paalagaan dyan, tapos kung sino-sino bumubuhat sa kanya, na mga kaibigan ni Ruel na mga tambay dyan, tapos yung mga napapaglaruan doon sa kwarto niya, meron pang barel kahapon na sinabi sa na paglaruan. Kaya pinakita ko rin ho yung video na may baril ho talaga si Ruel sa bahay niya. Na napagdiskitahan or nakita ng bata. Oo, tapos nakasama dun sa bilyara na nagsasayaw yung bata dun, nakakandaming kainuman niya, inaabot ng alas 3, ganyan. Siyempre, ako nag-aalaga sa bata eh. Wala naman akong katulong eh. Sinasama ko rin yung bata. Eh, bilyaran ko yun. Kahit anong sabihin mo, gimmickan yun, bata, yung baby yun. Oo, wala pa. Okay lang. Ayan, DSWD, dapat ho ba yung ganun? Okay lang. Ando, okay lang yun. Pinost, ako pa nga ako nag-post niyan eh. Wala, hindi ano yan. Ako pa nag-post niyan eh. Maliit pa, ilang taon siya dito, sir? Ano ba yung mga isang taon? Ay, isang taon. 2 years old. Yan, katuwaan lang. Parang natutuwa mo si bata sa'yo, sumasayo-sayo. Ako nag-post niyan. Ah, kumbaga, ito naman ay out of nakyutan ka lang, sir. Parang ganun. Oo, ganun lang. Siyempre, natuwa, gusto niya sumayo, may tugtog. Di, okay. Natutuwa yung mga... Tama po kaya, ma'am, na nasa bilyaran? Hindi dapat ganun. Pagka, ano oras na ba? Tanghali lang po yun. Inuman po yun. Wala sa baba ang inuman, kila tatabir. Sa akin, bilyara sa taas. Pero maaga kasi ako nagbubukas so, eh. Makaalak sa gilid-gilid. Kasi ano eh, babae yun eh. Okay. Tingnan din natin yung safety okay. Talaga ng bata. Ako na, mag-uusap lang, ayusin na lang. Oh, para wala nang problema. Tapos. Ayun, gusto ko mag-public apology siya kasi kung hindi, ako yung magkakasa sa kanya kasi yung damage na ginawa niya sa pangalan namin. Mag-public apology sa ako. Sa mga bata. Kasi halos lumabas niya kasi nungalingan hulat eh. Hindi, parang ako nakasisinungaling. Ako parang ako naglaglag sa sarili. Kasi ano may to? Sinabi ka doon na sinasaktan ko yung bata, sinasaktan ko yung bata. Ito na lang mo, mama. Which is, yan ang interview lang. Na ng DSWD. Ito na lang. Ilabas mo siya. Ilabas mo siya. Diba? Ilabas mo yung bata ngayon. Pakita mo ako. Pakita mo ako. Unang punta nga. Pakita mo ako. Unang punta nga ho nun, diba? Pakita mo ako. Pagbukas pa lang ng pintuan, tumakbo. Kasi lugi ko sa'yo eh. Tumakbo bigla yung bata. Natuturuan mo yun eh. Walang pagtuturo, ma'am. Biglaan mo kayo tumatay. Alabas ang pakita mo sa akin. Hindi lang yung bata ang pinupunto ko rito. Ilang taon mo na akong ginugulo. Ito yung magka-girlfriend ako. Inaaway mo, gumagawa ka pa lang ako. Alam mo yan sa sarili mo. Girlfriend, ako, kung ano yung ginagawa, ako. Kung ano yung lahat na lang. Nilalaro. Tapos kasama sa video yung anak ko. Lahat na lang, pati nga ex ko, inaaway mo. Sino hindi mga away nun? Kahit sino pa yan aaawayin ko, kahit hindi mo ex. Basta mali yung nakikita mong ginagawa sa anak ko. Ano? Kahit sino. Mali? Oo, mali. Katulad ng ginawa mo ngayon, talagang makikipag-away ako sa'yo. Kahit saan tayo, kahit chewin mo si chairman, haharapin at haharapin kita kahit saan tayo mapunta. Pag-usapang bata, usapan sa akin. Nasira mo kami. Oh, nasira mo ko? Nasira mo yung pangalan namin. Oo. Nasira ko kayo? Mm-mm. Eh, kung nakikipag-usap ko kasi, ikaw nananahimik ka dati, na maayos ka man kami. Tayo. Na maayos kami. Tahimik tayo. Nagsend pa ako ng picture sa'yo ni
Nagugulo ka. Hindi na umiiyak sa amin. Walang problema, di ba nasa iyo? Nag-send ka ng picture. Oh, di okay tayo, di ba? Hindi, kita mo, kung nagsasabi ka ng totoo, ilabas mo yung bata. Ayun na. Nagsasabi ng totoo, so DSWD nagsisinungaling. Ilang linggo nasa iyo yung bata? DSWD ang nag-interview sa bata. Siyempre. Pinpumayag akong ipa-assess. Kung ano yung sasabihin mo, siyempre, nasa yung bata, natatakot eh. Ilang ilabas mo. Yung bang video na pinakita, ano ba yun? Totoo ba yun na talagang sinasaktan ka ng mami mo? Hindi po yun totoo. Pag po pinapalo niya po ako, kapag po talaga matigas yung ulo ko. Pero hindi ka ba pinapalo ni mami ng sobra-sobra, yung halos magpasa-pasa ka na, ganyan? Hindi naman po. So si mami naman ay lagi ka bang inaalagaan ni mami? Opo. Si daddy ba, pag nakakasama mo siya, nararamdaman mo bang inaalagaan ka rin niya? Hindi naman po. Pero love mo silang dalawa? Opo. Kung mamimili ka, kanino ka sasama? Kay mama o kay papa? Kay mami po. Because maganda po yung buhay ko doon. Nabibigyan niya po ako ng magandang eskwelahan. Bakit kay daddy? Paano ba ang ano niya? Kasi po, hindi niya naman po kami mapag-aaral dalawa at hindi naman niya po kami kaya alagaan. Kasi po, nag-work po siya. Pero si mami, hindi naman siya yung nag-aalaga sa inyo, di ba? Si lola naman, doon kayo lumaki kasi nag-work din siya. Opo, sa Japan po. So sinabi mo na yung video na pinakita, hindi totoo yun. Opo. Na halos kasi umiyak ka na ron eh. Sabi mo, tinuro lang sa inang daddy mo. Doon kasi ako napapasil kung ba't kung tinuruan, bakit ganun ka, ano yung reaction mo doon? Sinabi ko po doon sa video, yun po yung tinuro niya. Yung nasa video po, di ko na po naalala kung paano niya po ako tinuruan. Yung last nga ron, tinanong siya, o pupunta ka bro, ayoko na po, gumana siya, iyak siya ng iyak. Ayaw niya na daw kanino? Sa mami niya. Ayaw mo na ba talaga kay mama mo? Gusto po, tinuruan niya nga po ako noon. Mangyari, may pagkakataon yung tinanong sa'yo ni Ma'am Jessica mo na, say, nag-korte, pinakita yun, di, lalabas doon, sinungaling ang daddy mo. Daddy mo yung makukulong. Gusto mo ba yun, makulong ang daddy mo? Hindi naman po. E, paano kasi yun yung sabi mo na tinuruan ka niya? Tinuro niya ba sa'yo na umarte ka ng ganun? Na grabe. Opo. Pero nung araw na yun, hindi ka pinalo-palo ni mama mo? Hindi naman. Hindi po. Pero bakit takot na takot ka dun sa video? Parang ayaw mo na kay mama. Kasi po, bago niya po ako i-video, pinagalitan niya ako. Tapos sinabi niya, papakita niya daw kay Sir Rafi yung video. Tapos pinasabi niya yun sa akin, yung mga nasa video. Kung ikaw ang tatanungin, kasi sa nangyayari ngayon, di ba, nagtatalong mami mo tsaka daddy mo. Ano ba yung gusto mo para sa inyong dalawang magkapatid? Ano, payag ka ba na mabibisita rin kayo ni daddy mo kahit nasa puder kayo ni mami mo? Kasi may karapatan naman din ang daddy mo, di ba? At saka alam ko, minahal ka rin niya at mahal mo rin siya, di ba? Okay lang po. Na din po yung gusto ko na balik-balik na lang po. Hindi ka naman galit kay papa? Okay ka kay papa? Konti lang po. Kasi nafe-feel ko kapag minsan, kinakausap namin siya ni nung nandun pa kami sa kanya. Hindi niya kami pinapansin. Ano ba ginagawa niya? Busy sa, saan siya busy? Umiinom po siya noon. So usually, lagi umiinom si Papa, ganun? Opo. Pero kay Mama, pag na kay Mama ka, wala, lagi kang pinapansin ni Mama, ganun? Natututukan ka kayo ng kapatid mo, tama po? Opo. Kasi kung nag-aaral ang bata, usually mga bang cases namin, Monday to Friday, yung bata nandun sa mother niya kung doon nag-aaral. Tapos Friday afternoon, wala ng klase, kukunin ng tatay, tapos ibabalik ng Sunday. Yung wala pang pandemic, may pasok pa. Ganun. Pag-usapan na lang nila ng maayos, no? Para kasi yung best interest and safety ng bata talagang concern namin dito. Kaya ganun. Tapos namomonitor din po namin. Kasi actually, dapat kung hindi maibigay sa oras na pinag-usapan, pwedeng magreklamo yung isang party na ganito, kinuha, hindi binalik. Ganun po yun. Pero so far, ma'am, no, ang lumalabas sa assessment kasi is from dito sa mga bata, hindi talaga nananakit itong nanay, tama? Sabi nila hindi nananakit. Tinuturuan ka ba ni mama ng mga sasabihin mo? Hindi po. Hindi niya po ako tinuruan kahit kailan. Si daddy po yung nagtuturo sa akin.
Paano nga turo ni Daddy? Paano turo ni Daddy sa'yo? Doon nga lang po sa video. Oh, ano? Tinuruan niya po ako nun sabihin. Nakalimutan ko na po kung ano yun sinabi ko doon. Kasi talagang naniniwala kami na ang bata hindi nagsisinali. Talaga bang ayaw sumama na dito? Opo, totoo po yun. Ayaw niya talaga makita ang daddy niya? Kasi yun lang ang nagpapasil ako sa tagal ng pagstay niya sa daddy niya. Yung from 3 months old up to 5 years old. Parang nahirapan akong ano na wala siyang ano sa daddy niya. Bakit daw ayaw sumama dito ni baby girl? Hindi ko po alam sa kanya, natatakot daw po siya kay daddy. Ganun, hindi ko po alam kung bakit siya natatakot. Pero totoo ba na pinilit ni mama na papuntahin isama dito? Opo. Kiniklaim ni daddy ang kaya ayaw isama si baka raw humabol sa kanya. Yun ang sinasabi ni daddy mo. So tingin mo ba si kung mamimili siya, kanino siya sasama talaga, mama, papa? Nakailan po akong tanong sa kanya kung kanino mo gusto sumama, kay mami talaga yung sinasabi niya. So, tinatanong mo yung yung kapatid mo. Mm-mm. Ikaw ba, last question, baby, gusto mong magkaayos sila mama at papa? Opo. Hello po, attorney. Magandang hapon po. Attorney, bali ganito po. Ito pong nangyayari nga po ngayon dito sa barangay ay meron po pag-uusap itong dalawang panig, si Sir Rowell at si Ma'am Emily. Ngayon po, attorney, okay. Ang nais pong mangyari sana ni Sir Rowell ay maayos na, kumbaga mabalik sa normal. Makuha niya, makita niya ulit yung mga bata. Pero eto naman si Ma'am Emily ay gusto niya daw po sanang mag-public apology itong si Sir dahil daw nasira ang pangalan niya or ang image po niya. Ano po kaya, attorney, ang best way na maisasuggest natin dito sa dalawa dahil hindi po talaga sila nagtutugma, attorney? Okay, para maging masaya both parties, what I recommend in this situation is that, una, mag-record si Mr. Quezon ng kanyang public apology. Again, hindi niya muna ipapublish, i-re-record niya muna. Papakita niya doon na binabawi niya or sabi niya na nalabisan niya ang kanyang pagsabi ng masamang karakter nitong babaeng kanyang tinutukoy para masaya naman itong may hawak ng bata ngayon. Pero hindi natin nahayaan na ganun na lang. Of course, para may pangahawakan siya at panalo both parties, kailangan siguraduhin natin na yung kustodiya ng bata, eh meron naman siyang kahit papanong visitation rights. Ngayon, para masigurado natin to, and since nandiyan na kayo sa barangay, what I would suggest is gawa na kayo ng kasulatan na isulat niyo kung ano yung mga minimum na araw na kasama niya yung bata sa isang linggo or sa isang taon or whatever man lang. Basta yung minimum requirement na makasama niya yung bata, nakalaan doon. Ngayon, pag-apirma ng babae dito sa dokumentong ito, saka natin ipapublish yung public apology. That way, makakakuha ng limited visitation rights si Mr. Quezon and makakuha rin ang public apology from our complainant. Attorney, thank you so much po. Yun po ang gagawin namin, attorney, para po masettle na po etong si Ma'am Emily at si Sir Rowell. Thank you, attorney! Approve kayo dun, ma'am, na mapapublic apology si Sir kung ano man yung sa tingin ninyong na-violate niya at pipirma naman din po kayo para po sa mga visitation rights din ni Sir sa mga bata. Basta malinis na lang, malinis lahat, yung maayos lahat. Okay na sa akin. Ayun na, okay na. Baga, di ba, wag na natin pahabain para matapos na lang din lahat. Kasi, ang hirap eh. Kumbaga, apektado yung mga bata talaga. Kaya, para wala na rin sama ng loob. Maski sa pamilya namin, kumbaga, wala nang, tapos na, payapa. Ganun. Kung ano man yung mga nasabi ko, Emily, no, nung nakaraan na, nangingi ako ng tawad. Pasensya na kung nagulo ko yung pangalan mo, nagulo ko yung pamilya mo, nagulo ko yung apelido mo. Ayan. Para lang sa mga bata. Sorry sa lahat. Sa mga nang baba sa kanya, alisin nyo na po yung galit. Kasi para lang doon sa mga anak namin. Salamat po. Pwede niya na makuwi. Uwi niya na. Ganun lang. Okay na yun. Happy ka ba, baby, na nagkabati na si mami at saka si daddy? Yes. Yes. Gano'n ka happy? Sobra. Ito po.
po ang napagkasunduan ano sa harap ni Chairman Timbol, Ma'am Adelaida De Los Santos ng MDSW at mga staff ni Rapitul po ay nag-public apology si Ruel Quizon sa mga salitang kanyang nasabi kay Emily Alonso kung kaya't siya ay pinatawad ni Emily. Napagkasunduan ang dalawa na magtutulong sila sa pag-aalaga sa kanilang dalawang anak. Maaaring bumisita si Ruel sa mga bata sa kahit anong oras upang alagaan at ipasyal ang mga ito. Pumayag si Emily na matulog ang mga bata sa tahanan nila, nila Ruel at magbibigay ng allowance sa mga ito. Marami ang natutong pag napulot dapat ibalik. May mga taong pinalik mo ang ngiti sa mga labi, binigyan ng pag-asa. Salamat sa'yo, Idol Rapi Tulpo. Ika'y sandalat ang mga inaaping Pilipino. Nandiyan ang Diyos Ama, nakamasid sa'yo, ika'y ginagabayan. Kailangan ka ng samba. Thank you, Jesus, sa pagkain tsaka pagkakasama kami ngayon. Maraming salamat po. Sana maging maayos ng lahat. Thank you. Amen. Salamat sa'yo, Idol Rapi Tulpo. Ika'y sandalat ang mga inaaping Pilipino. Nandiyan ang Diyos Ama, nakamasid sa'yo. Maraming salamat po, Sir Rapi. Ngayon, medyo nagkausap na kami para lang sa mga bata. Magiging magkaibigan pa rin kami ni Emily para maging maayos lahat. Maraming salamat po, Sir Rapi. Sobra, sobra. God bless po. More power. Salamat sa'yo, Idol Rapi Tulpo. Ika'y sandalat ang mga inaaping Pilipino. Nandiyan ang Diyos Ama, nakamasid sa'yo. Maraming salamat po sa inyong lahat. We are now officially 17 million stronger. Thank you po. There is strength in number. At gagamitin po natin yan sa kabutihan upang mabigyan po kayo ng boses equals to anumang problema meron kayo ilalapit sa amin, yan po ay mabibigyan ng agarang aksyon. That is our promise to you at hindi po namin bibigyan ang aming pangako sa inyo. Every single day na lumalapit po kayo sa amin upang idulugan yung mga problema, sama-sama po natin ang aksyonan yan. Lahat kayo may boses na dito. Magkakaroon ng boses ang nakararaming Pilipino, hindi yung iilan lang. That we promise you. Salamat po. To God be the glory. Mga kapatid, mag-subscribe po kayo, and kung nagtataka po kayo kung hindi po kayo nabibigyan ng notifications ng Rapi Tulpo in Action YouTube channel, make sure po na kapag nag-subscribe po kayo, pindutin niyo po yung bell button, select niyo po yung all para lagi po kayong nabibigyan ng notifications galing po sa Rapi Tulpo in Action YouTube channel.